Maaring hindi niya binigay sa atin kung ano yung araw, kung ano yung taon, o ano yung oras. Pero sinisigurado sa atin ng Panginoon na malalaman natin ang kanyang pagbabalik dahil ibinigay niya lahat ng mga tanda. So pinamagatan ko po ang aking mensahe, Last Days and the Days of Noah. Okay? Titingnan po natin. Sabi po ng Matthew chapter 24, ito po yung ating teksto. Sabi po ganun, no one knows, si Jesus Christ po nagsasalita rito, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So, malinaw po rito ang sinasabi natin, Panginoong Jesus, walang ibang tao ang nakakakilala o nakakaalam. Hindi nila, kaya pag may mga taong dumating dito, o nagsasabi sa inyo na ngayon ang panahon para gunawin ang mundo, ngayon ang pagbabalik ng Diyos, huwag kayong maniwala sa kanila. Okay? Malinaw yung sinabi ko last 2 weeks ago na marami ang darating dito sa mundong ito at sasabihin nila sila ang Kristo. Ang ibig sabihin ng sila ang Kristo, sila ang sugo ng Diyos na sinasabing magsisi na kayo ng iyong kasalanan, darating na ang Diyos. Hindi po ganon. Okay? Sabi ng ating Panginoong Jesus, walang sino man, kahit na yung taong yun o yung anghel na yun ay galing sa langit, sabi niya ganon, hindi sila pwede mag-represent at para sabihin ito na ang katapusan ng mundo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, malalaman ng kanyang mga hinirang, malalaman nating mga Kristiyano, na siya nga ay malapit nang dumating. Sapagat matatanggap natin at mauunawaan natin ang lahat ng mga palatandaan na kanyang ibibigay o ibinigay dito sa kanyang hula, sa kanyang prophecy. Sabi po ng salita ng Diyos, tuloy natin verse 37, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Tayo pong lahat ay mukod manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, sa oras na ito, hinihiling po namin ang patuloy po ninyong paggabay, pagbibigay ng sapat na katalinuhan upang patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita. Hayaan po ninyo, Panginoon, na tunay na as we meditate your word, ito ay lakipan namin ng mayroong buong pag-iingat at pagmamahal sa pakikinig ng iyong salita. Salamat pong muli sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So malinaw po dito sa binasa natin ngayon sa Matthew chapter 24 that God, Jesus, made a comparison. He compared the last days sa days ng ating Panginoong Jesus Kristo. So may ni Noah. Okay, so he made some comparison. Sabi po niyang ganun dito sa verse 37, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Alam natin na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay hudyat ng mga huling panahon. Yan ay hudyat na kung saan ang mundo ay kanya nang huhusgahan. Ito na yung panahon na mag-uumpisa na yung sinasabi nating 7 taon ng paghihirap or 7 years of tribulation. Okay? And sabi ko nga, you don't want to be left behind. At huwag mo isipin na okay lang kahit maiwan ako, okay lang, maggagambaro na lang uli ako para makabalik ako sa aking pananampalataya sa Panginoon. Kung ngayon nga, nahihirapan ka na ayusin ang Christian life mo, mas lalong hindi mo maaayos ang Christian life mo sa panahon ng 7 taong paghihirap. Okay? Kaya ang panahon ay ngayon na. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos dito, as it was in the days of Noah. Now, let's look at the Old Testament. Ang sinasabi rito ng ating Panginoong Jesus ay yung Genesis chapter 6. Okay? Tingnan natin, ano ba yung sinasabi ni Jesus Christ na kagaya ng panahon ni Noah? Ano ba yung panahon ni Noah? Kasi alam ko, naniniwala ako, kilala natin lahat si Noah, right? Walang hindi nakakilala rito. Okay, tungkol sa istorya na kung saan yung barko, gumawa siya ng malaking barko, inilagay niya yung mga hayop doon, di ba, sabi po ron? At hinusgahan ng Panginoon, nagkaroon po ng malaking flood, okay, sa buong mundo, at sila lamang po ang natira. Kaya alam natin yung istorya ng Noah. Okay, bata pa lang tayo, maaaring naikwento na sa atin yan. Now, pero hindi natin alam ang maliliit na detalye kung bakit ang Diyos, he was forced to do it. Pag-usapan natin ngayon. Okay? What was the days or the times of Noah? Una, the times of Noah is the time of spiritual compromise or compromises. It's the time of spiritual compromises. Why? Sabi po ng John, ang Genesis chapter 6
Verse 2, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they married any of them they choose. So makita po natin itong tinatawag na sons of God dito, ito po ay yung mga tao na naglilingkod sa Diyos. Ito yung mga taong may takot sa Diyos. Ito yung mga taong kinukonsider ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. While sabing ganun, nakita nila yung mga daughters of men. So there are two different groups sa panahon ni Noah. People that are considered daughters or sons of God, at saka daughters or sons of men. So sa panahon natin ito, ganun din yon. We can consider them the believers and the unbelievers, the children of God, okay, and of course the children of this world, right? Or children of the world, okay, or worldly people. Pwede natin consider sa panahon natin. At makikita po natin itong mga Kristiyanong ito, itong mga anak ng Diyos na ito, they began to compromise. They began to give up their love for the Lord para lamang makasalamuha o makasama and even to pakasalan, okay, itong mga taong kinukonsider ng Diyos na masama, kinukonsider ng Diyos na makasalanan, kinukonsider ng Diyos na na rebelde sa kanya. And yet itong mga anak ng Diyos, ang sabing ganun, nagkaroon sila ng tinatawag na intermarriage. Bakit? Ano na nakikita rito ng mga Kristiyano? Hindi na nila kinukonsider ngayon yung spirituality. Why? The reason is, sabi ni ganun, because they were beautiful. Alright? This is the keyword. Ang bagay na kinukonsider na lang nila ngayon ay yung mga bagay na nakikita na lang ng kanilang physical na kanilang mga mata. So, naka-focus sila rito sa physical. Okay? Kaya po, ayaw ni Lord ng ganun. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nakikipag-compromise sa mga unbeliever. Diba sabi nga ng salita ng Diyos sa unang Korinto, sabi niya ron, do not be equally yoked to the unbeliever. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay nakikipag-kunchaba sa bagay o sa paraan ng sanlibutang ito. So panahon po ni Noah, meron na pong ganon. Okay? Christians are now beginning to compromise. At pangalawa po, ano pang nila ron? Meron na rin po tinatawag na spiritual decline. Of course, dahil nag-umpisa na silang tumingin sa kanilang sa bagay na nakikita nilang maganda, naka-focus na sila sa mga bagay na nakikita lang nila at hindi na nila kinukonsider ang mga bagay na spiritual, kundi mga bagay na maganda lang sa kanilang mga mata, okay, nag-umpisa magkaroon ng spiritual decline. Sabi po ng verse 3, kanina binasa natin verse 2 ng Genesis chapter 6. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. Ang ibig sabihin ng mortal dito, hindi ito yung dahil ang tao noon ay immortal. No. For he is mortal, ibig sabihin siya ay makalaman. Siya ay karnal. Siya ay gumagawa ng bagay na hindi spiritual kung hindi physical. Yan po ibig sabihin niya. Sabi niya noon, his days will be 120 years. Noon nakita na ng Diyos yung mga ganitong bagay, binigyan na niya ng taning ang sanlibutan. Ito na siya nagbigay ng taning. Sabi niya sa verse 3, ibigyan ko ng panahon ang mundo nito. Tataningan ko na lang sila. I will give them 120 years.